ako ang inyong science angel, si Teacher Ethel. Gusto niyo bang maging munting scientist? Huwag kayong mag-alala. Gagabayan ko kayong mabuti sa isang amazing lesson for today. Bago tayo magsimula ngayong araw, siguraduhin hawak mo ang iyong self-learning module para sa isang aralin na hashtag so cool. Namiss niyo ba ako, mga munting scientist? Buti na lang at magkakasama na tayong muli. Naalala niyo pa ba ang aralin natin noong nakaraan? Tara, balikan natin! Bata, ang lahat ng iyan at lahat ng bagay na iyong makikita sa iyong paligid ay tinatawag na matter. Ano kaya itong salitang binubuo ng mga letra? Kung ang sagot mo ay matter, ag-amazing! Ano nga ba ulit ang matter, mga bata? Natatandaan niyo pa ba? Tumingin sa inyong paligid. Ang mga makukulay na bulaklak, ang nagtataasang puno, ang malilinis na tubig sa batis, maging ang simoy ng hangin. Ang lahat ng iyan ay matter. Dahil ang lahat ng bagay na ating nahahawakan, nakikita o hindi nakikita, pero ating nararamdaman ay matter. Upang lubos nating maunawaan ang ating aralin, tayo muna ay magre-review. Ilan nga ulit ang uri ng matter? Isa? Dalawa? O tatlo? Kung ang sagot nyo ay tatlo, ag-amazing! Ano-ano naman ang mga ito? Narito ang mga letrang bumubuo sa salita na tumutukoy sa mga uri ng matter. Pagbalibalik na rin ang mga ito upang makuha ang tamang salita. Para sa unang uri ng matter. Kung ang sagot nyo ay solid, ag-amazing! Para naman sa ikalawang uri ng matter, kung ang sagot nyo ay liquid, ag-amazing! At para sa panghuli, kung ang sagot nyo ay gas, ag-amazing! Mga bata, may rap ako para sa inyo. Sabayan niyo ako! Solid, liquid, gas. These are things around us. We can see them, we can touch them, and sometimes, we can only feel them. Solid, liquid, gas. We see them every day, we feel them every day. They are lovely because they differ in many ways. They differ in size, they differ in shape, they even differ in color, especially their texture. Solid, liquid, gas. They are useful for us. Let's observe them and learn more about them. Solid, liquid, gas. Okay ba, mga bata? Teka, nauhaw ako dun ah. Ano nga uling uri ng matter ang baso? Ito ay matigas, magaan, at makinis. Kung solid ang sagot mo, ag-amazing!
isinalin ko ang juice mula sa tumbler, papunta sa baso, ginaya nito ang hugis ng baso. Kaya ang juice ay liquid at amazing! Ang init! Makapagpaypay nga! Oh, ano namang uri ng matter iyon, mga bata? Hindi ko nakita, pero aking naramdaman ang hangin na siyang nagpagalaw ng buhok ko. Anong uri ng matter ang hangin? Kung ang sagot nyo ay gas, ah, amazing! Ngayon, alam nyo na kaya kung paano tukuyin ang uri ng isang matter? Subukan natin! Sa kalagitnaan ng inyong talakayan sa klase, sinabi ng guro, ilabas ang inyong pangkulay at inyong kukulayan ang inyong iginuhit. Ang pangkulay na binanggit ng guro ay isang A. solid, B. liquid, C. gas. Ating suriin ang pangkulay. Ito ay ating nakikita. May sariling hugis. May timbang. Magaan. May tekstura. Makinis. At may sukat. Ang mga katangian na ito ay mga katangian ng letrang A. Ang pangkulay ay solid. Habang si Helen ay naglalakad papunta sa paaralan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Aha! Buti na lang at may dala akong payong. Ang wika niya. Ang ulan ay isang halimbawa ng A. solid, B. liquid, C. gas. Ay! Umuulan! Ang tubig ulan ay nakikita. May timbang ito at kapag naipon ang tubig ulan, ito ay bibigat. Wala itong sariling hugis. Maaari rin itong umagos. Kumukuha ito ng espasyo o lugar at ginagaya rin ito ang hugis ng kanyang paglalagyan. Kapag kumuha ka ng timba, sinalok mo ang tubig ulan, kinukuha ng tubig na ito ang hugis ng timba. Anong uri ng matter ang nagtataglay ng ganitong katangian? Ang tamang sagot ay B. Ang ulan ay liquid. Sa paglabas mo ng inyong bahay, ay biglang umiihip ang malakas na hangin. Ang ihip ng hangin ay isang halimbawa ng A. solid, B. liquid, C. gas. Ang lamig! Maaaring hindi ito nakikita ng ating mga mata, ngunit ito ay ating nararamdaman. Wala itong sariling hugis. Nakikita ba natin ang hangin? Hindi! Pero kahit hindi natin ito nakikita, nararamdaman ba natin ito? Oo! Anong uri ng matter ang walang hugis at hindi nakikita, ngunit nararamdaman? Walang iba kundi gas! Ang hangin sa ating paligid ay gas. Solid, liquid, at gas. Yan ang tatlong uri ng matter. Madali lang tandaan, hindi ba? Ang matter ay anumang bagay na umuokupa ng espasyo. Mayroon itong angking timbang. Para sa inyong bagong kaalaman, ang lahat ng matter ay binubuo ng napakaliit na bagay na tinatawag nating molecules. Ang molecules naman ay mga pinagsama-samang atom. Ang atom ang pinakamaliit na unit ng matter. Suriin pa natin ang iba't ibang bagay tulad ng mga ito. Aklat, bola, halaman, at bag. Ang mga bagay na ito ay solid. Bakit?
suriin natin isa-isa ang mga bagay na ito. Gamitin natin ang chart na naglalaman ng mga katangian ng solid. Unahin natin ang aklat. Ito ay matigas at makinis. Ito ay malaki at magaan. Ito ay hugis parihaba. Ito ay kulay kahel. Pagmasdan naman natin ang bola. Ano ang masasabi nyo sa bola? Ito ay malambot at makinis. Ito ay maliit at magaan. Ito ay hugis bilog. Ito ay kulay puti at itim. Sunod nating suriin ang halaman. Pagmasdan niyong mabuti, ano ang masasabi niyo sa halaman? Ito ay malambot at magaspang. Ito ay malaki at magaan. Ito ay hugis bilog. Ito ay kulay berde na may kulay puti. At ang panghuli, ang bag. Suriin nating mabuti. Pagmasdan nyo. Ang bag ay malambot at magaspang. Ito ay malaki at magaan. Sapagkat wala itong laman. Ito ay hugis parihaba. Ito ay kulay asul. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa ikalawang uri ng matter. Ang liquid. Ito ay ang uri ng matter na may bigat, ngunit walang tiyak na hugis. Ito ay kumukuha ng espasyo o lugar. Halimbawa nito ay ang lotion, mantika, soft drinks, at alcohol. Suriin natin ang mga bagay na ito. Simulan natin sa lotion. Pagmasdan niyong mabuti mga bata. Isasalin ko ang lotion sa aking kamay. Pero paalala mga bata, kung sakaling magsasalin kayo ng lotion, mantika, soft drinks, alcohol o anumang uri ng liquid, ingatan nyo na huwag itong matapon. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid, sapagkat maaaring madulas ang sino mang makatapak nito. Ano ang inyong napansin? Ang lotion ay mabagal dumaloy. Kumukuha ito ng espasyo o lugar. Wala itong sariling hugis. Suriin naman natin ang mantika. Masdan niyong mabuti. Ito ay aking isasalin sa baso. Gaya ng aking paalala, humingi tayo ng tulong sa mga nakatatanda upang hindi ito magdulot ng disgrasya kung sakaling ito ay matatapon sa sahig. Ano ang inyong napansin nang isalin ko ang mantika sa baso? Ginaya nito ang hugis ng baso. Ito ay may katamtamang bilis sa pagdaloy. Suriin naman natin ang soft drinks. Masdan yung mabuti. Ito ay aking isasalin sa baso. Paalala muli mga bata, humingi tayo ng tulong sa nakatatanda sa pagsasalin ng anumang liquid upang maiwasan ang disgrasya. Ano ang inyong napansin
nang isalin ko ang soft drinks sa baso. Ginaya nito ang hugis ng baso. Ito ay mabilis dumaloy. Ano kaya ang mangyayari kung sakaling damihan natin ang paglagay ng soft drinks sa baso? Subukan natin! Ang soft drinks ay aapaw at matatapon. Isa pang uri ng liquid ang alcohol. Tulad ng soft drinks, ito ay mabilis ding dumaloy. Mga bata, ugaliin natin ang paggamit ng alcohol para makaiwas sa dumi na nagdudulot ng sakit. Bakit kaya liquid ang lotion, mantika, soft drinks at alcohol? Liquid ang lotion, mantika, soft drinks at alcohol dahil kinokopya nito ang hugis ng paglalagyan sa mga ito. Tandaan, ang liquid ay walang sariling hugis. Ginagaya nito ang hugis ng paglalagyan sa mga ito. Ang liquid ay kumukuha ng lugar o espasyo. Ito ay may iba't ibang paraan ng pagdaloy. Dumako naman tayo ngayon sa gas. Ang gas ay isang uri ng matter. Wala itong timbang at walang hugis. Ito ay naaamoy at nararamdaman. Oops! Paalala mga bata, hindi lahat ng gas ay ligtas amuyin. Dahil may mga gas na nakakapinsala sa ating katawan. Kapag ito ay ating nalanghap. Halimbawa nito ay ang hangin na ating nalalanghap. Kapag tayo ay nasa labas ng ating tahanan, nararamdaman natin ang ihip ng hangin. Hindi natin ito nakikita at nahahawakan. Oops! Paalala mga bata, tayo ay may pandemyang kinakaharap, ang COVID-19. Kaya mainam na tayo ay manatili sa ating mga tahanan. Bakit kaya ang ihip ng hangin na ating nalalanghap ay gas? Ito ay gas sapagkat hindi ito nakikita, pero ito ay ating nararamdaman. Tandaan, ang gas ay walang sariling hugis. Hindi natin ito nakikita at nahahawakan, pero ito naman ay ating nararamdaman. Lagi nating isaisip. Marami tayong mga bagay na nakikita, nahahawakan at nararamdaman sa ating kapaligiran, sa paaralan, simbahan at tahanan. Ang tawag natin dito ay matter. Ngayon naman mga bata, nais kong buksan ninyo sa pahina 8 ang inyong self-learning module. Tayo nang magsanay! Panuto, isulat ang T kung tama at M kung mali. Para sa unang bilang, ang solid ay walang sariling hugis at bigat. Para sa ikalawang bilang, ang solid ay mailalarawan base sa kanyang hugis, kulay, laki at tekstura. Para sa ikatlong bilang, ang liquid ay may kakayahang umagos. Para sa ikaapat na bilang, ang gas ay may kakayahang kumuha ng espasyo ng paglalagyan dito. Para sa ikalimang bilang, ang liquid at gas ay may kakayahang gayahin ang hugis ng paglalagyan dito. Ngayon naman mga bata, sagutan natin ang inyong ginawa. Para sa unang bilang, letrang M, mali, dahil ang solid ay may sariling hugis at bigat. Para sa ikalawang bilang, letrang T, tama, ang solid ay mailalarawan base sa kanyang hugis, kulay, laki at tekstura. Para sa ikatlong bilang, letrang T, tama, ang liquid ay may kakayahang umagos. Para sa ikaapat na bilang, letrang T, tama, ang gas ay may kakayahang kumuha ng espasyo sa paglalagyan dito. Para sa ikalimang bilang, letrang T, tama, ang liquid at gas
ay may kakayahang gayahin ang hugis ng paglalagyan sa mga ito. Tandaan natin, ang lahat ng nasa paligid natin ay matter. Lahat ng bagay na ating nakikita, nahahawakan at nararamdaman ay matter. Ang matter ay may tatlong uri, solid, liquid at gas. Naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Laging isaisip, ang batang makaagham, lalawak ang kaalaman. Sa pag-aaral ng siyensya, tiyak panalo ka! Hanggang sa muli mga bata, ako si Teacher Ethel, ang inyong guro sa agham. Paalam!